Lambert was expecting a perfect younger sibling in his personality. Parati na lang nabuk ang bibig noon na patunayan niyang karapat-dapat siya bilang isang Montefalco. At hindi basta isang lalaking walang alam sa mundo kung hindi magrebelde at tumarantado. Oo, tarantado siya. Inaamin niya iyon at hindi siya si Terence Montefalco kung hindi siya gago. Salamat naman. Medyo sumarana yung sugat. Akala ko mauubos ng dugo mo. Huwag kang gagalaw ha. Lalagyan ko ng gamot. Fiona said, but he remained silent. Gumalaw lang ang mga mata niya para saglit itong tingnan sa mukha pero makinis nitong dibdib ang nahagip ng mga mata niya. Bigla na lang niyang hinila ang maluwang na manggas ng suot nitong damit. Hoy! Fiona tried jumping back but he gripped her hips, stealing her just where she stands. Mariin siya nitong hinalikan sa kanyang mga labi. Wala siyang nakuhang protesta kaya nagpatuloy siya. Wala din siyang pakialam kung nasa gitna sila ng malawak na lupain na karugtong pa ng rancho. He doesn't mind if they will call him indecent. He's indecent. Sa ganito mo ba nakukuhang katahimikan? Fiona's voice aired and it made him pause for a while. Mga ilang oras naman na nawawala ang hina na kay Terence. Hold on. Tuluyan siyang tumigil at inayos na ang damit nito. Wala siyang panahon na makinig kung sasermonan siya nito. Siya lang ang sumisermon sa sarili niya simula noon pa man at hindi naman niya ito pakikinggan. Normal na bumalik si Fiona sa ginagawa sa ulo niya at nararamdaman niya ang maiingat itong pagdampi sa sugat. What is this woman planning? Bumabait pa ito para gantihan siya sa ginawa niya? Don't you think na gusto lang ng daddy mo na maging maayos ka kaya kanya pinagsasabihan? Pangaral nito sa kanya pero wala pa din siyang sagot. Gustong maging maayos? Naisip ba iyon ng mga magulang niya nang mas piliin ang dalawa na maghiwalay? Kung kailan matanda na siya at kaya na niyang tumayo sa sarili niyang mga paa, saka siya aayusin? Walang dapat na ayusin sa kanya at mas lalong hindi ang mga taong sira din ang buhay ang gagawa noon. How could his father fix him if this old man is still truly stranger to him? Oo, alam niyang tahimik ang ama niya at hindi pala imik dahil ganoon din naman siya. Manang-mana lang siya sa ugali noon at malamang lang pagiging isang dakila niyang walang pakialam ay mana sa ugali ng mommy niya. Don't act as if you know everything. You've been in Montefalco for just a week. Hey, wow! Idiniinip yun na ang bulak sa ulo niya kaya sa halip na dumain siya sa sakit ay napapikit na lang siya. Pilya talaga. Malamang kung nananakit siya ay baka kanina pa ito may black eyes sa mata. Hindi ko kailangan na maging Montefalco sa buong buhay ko para lang makita ko kung ano ang mali sa bawat isa sa inyo. You think you're mighty. Isang dot-dot kaya kinagat niya ang labi. Your dad thinks he is too. Another hard press on his head. Aray, lang niya. Nakakatatlo na ito at babalian niya na ito ng gulugod mamaya lang. Your mom misses you and she needs love. Shut up! He grumbled. Mataray na nagkibit-balikat sa Fiona at kinuha ang gasa na may balot na plastic. Anito, yan ang alam sabihin ng mga taong ayaw na marinig ang katotohanan dahil pilit nilang ginagawang bulag at bingi ang sarili nila. Bakit ba ang dami mong alam? Gigil na tanong na niya at nahawakan niya ito sa braso pero tumingil lang ito sa mga mata niya. Because I'm intelligent. She sneers at him. Fine. Suko siyang bumitaw dito. He'll not win. She's so sarcastic. She's so... Pumikit siya at huminga ng malalim. Napakakulit nito at kahit na ayaw na nga niya sana itong isama at iniwanan niya kanina ay napilitan siyang tumigil dahil mukha itong pinagsakluban ng langit at lupa habang bitbit ang medicine tray at nakatingin sa papalayo niyang kotse. Marami akong alam kasi alam ko kung paano mahalin at magmahal. Nabuhay ako na mahal ng papa ko. Nabubuhay ako na mahal ng mga kapatid ko at inaasahan nila ako pero hindi ako tulad sa iyo na inaasahan ng mga kapatid para maging perpekto. Tama ko, di ba? Her bros bobbed at him. Umiwas lang siya ng tingin kaya naman itinuloy na nito ang paggamot sa ulo niya. Alam mo bang mahal ka ng mommy mo? Kaya lang parang pilit mong inilalayo ang sarili mo sa kanya. Close your mouth. I don't need your opinion. He uttered, staring into nothing. Hindi iyon opinion. Pwede ba? Paangil na singhal niya sa asawa at nagawa pa niyang pigilin ang mga kamay nito sa ginagawa sa ulo niya. Terence never saw fear in Fiona's eyes. She's looking at him like just a normal person who knows him.
Her eyes are not judgmental. Her eyes are consoling and he hates them. Wala ka bang kaibigan? She sweetly asked, but he never gave her any answer. Binitawan niya ito at bumalik lang naman ito sa pagdutdut sa ulo niya. Kanina pa ito dutdut nan dutdut. Baka naman salip na sumara ang sugat niya ay tuluyan ang bumuka. Masarap na may kaibigan, she added. Mas masarap na may hubad na babae sa kama, anya rin naman kaagad. That is, kung ang babaeng hubad sa kama mo ay napagsasabihan mo na lahat ng ikinabubwisit mo sa mundo. Pero kung wala lang alam, kung hindi ang umungol kasama ka, wala rin silbi iyon. Don't preach me, Fiona. I am older than you. And yet, you're immature. Nagtagis ang mga bagang niya. Immature daw siya. Ang lakas na loob nitong sabihin na immature siya. Kumuha na naman ito ng alcohol at gasa tapos ay pinupunasan ang mga hibla ng buhok niya na may dugo. Nakikiramdam lang siya at hinahayaan ito dahil ayaw man niyang aminin ay parang nararelax din siya. Lalo pa at tahimik ang paligid. Naka-highlights ka! Pula! Hagikik ni Fiona sa may tagiliran niya pero wala pa din siyang imik. Baka gusto ng mga kapatid niya na manalo siya bilang isang Lord Mayor dahil bit-bit nga naman niya ang apelido ng buong angkan ng mga Montefalco. Hindi naman iyon para sa kanya kung hindi para sa kasikatan ng pamilya niya. Itatali ko itong buhok mo ha. Relax ka lang. Isip ka lang dyan. His wife murmured but he never paid attention. Mas nakatuon ang pansin niya sa magagaan itong mga kamay na humahagod sa ulo niya. Parang ingat na masaling ang sugat doon. Hell, he never had a girl who combed his hair to tie it into a ponytail. Saan ang punta natin pagkatapos mo magtampo? Usisa na naman ito sa kanya at parang nang iinsulto pa. Pero tama ito. Nagtatampo siya at ang masama pagkatapos na magtampo ay wala namang usapan na mangyayari pa. Days will pass and they'll be back to their normal lives like nothing happened. But the scar is in his heart. You'll be back home. I'll go somewhere else. Simpleng sagot niya. Ay, ayoko. Sasama ako. Kapag nambabae ka, malalalaki naman ako para join tayo. Sinilip nito ang mukha niya at ngumisi sa kanya. Crazy bitch. Hindi na lamang siya umimik pa. Alam niyang kukulitin din siya nito at wala naman siyang magagawa. Para itong aso na sumunod kanina, ano pa kaya sa mga susunod na lalaya siya? Baka naman kumabit ito sa salwal niya. Sabi ng daddy niya, manalo o matalo siya, okay lang. Bakit nang makialam ang Kuya Lambert niya iniwala na ang salitang iyon at ang natira na lang ay dapat manalo siya? Cheers! Itinaas na Fiona ang pantatlo niyang baso ng ala kahit na parang may ipo-ipo sa ibabaw ng ulo niya. Napatingin lang sa kanya sa Terrence at hindi nito itinaas ang baso na hawak. Nasa bar silang mag-asawa, talagang hindi niya ito nilubayan. Nang sabihin nito na magpapalamig ay sumama siya sa pagpapalamig. Cheers na! Anya sa namumungay na mga mata at sumigok pa. Lasing ka na. Sumimsim si Terrence sa baso pero binangga niya ng baso niyang hawak. Cheers! Napahagikik si Fiona sa kaininumang alak niya. Kanina pa ito tinitingnan ng mga kababaihan doon at parang gustong magsilapit pero hindi naman magawa. Siguro dahil may kasama ng babae si Terrence. Ano oras tayo uuwi? Nahihilong basta nalang lumanding ang mukha niya sa counter. Nakikita niya sa pumipikit na mga mata na nakatingin sa kanya sa Terrence at nang hindi yata ito makatiis ay hinawakan siya sa balikat at saka siya pilit na iniangat. Hindi ba ito nalalasing? Ang dami na nang naiinom nito pero wala man lang kapungay-pungay ang mga mata. Kanina pa rin ring ng ring ang cellphone nito nasa mesa pero hindi naman sinasagot ang mga tawag. May Daddy, Mommy, Lisette, may Lithuania, may Movie, may Victoria, Moana at kung sino-sino pa. Diyos mo sa siya at na-memorize niya ang mga iyon sa mga simpleng sulyap lang sa naka-flash na pangalan sa screen at sa mukha ng mga iyon. Wala itong sinugot sino man. At nang tawagan naman siya ng Mommy Belinda niya ay eksakto naman na namatay ang baterya niya. Ipinakasuyo niyang makikicharge siya sa bartender na sumunod naman. Pero hindi na tumawag si Belinda matapos niyang i-text na magkasama silang mag-asawa. Sumandal siya sa katawan ni Terrence dahil parang wala siyang lakas. Ultimo mga braso niya ay lumalaylay kahit nagising naman ang diwa niya at alam pa naman niya ang nangyayari sa paligid. Uwi na tayo? Nawiwiwi na ako?
Humikab siya at bumaling pakabila ang mukha. Tumama ang noon niya sa mabuhok na panga ni Terence at wala siyang pakialam. Kahit na halos, humalik na rin siya rito. Antok na siya pero kung wala pa itong balak na umuwi ay hindi rin siya uuwi. I know that my men are just outside this bar. They'll drive you home. Ay, ayoko. Lumabi siya at umiling. Ayoko. Mamaya na ako uuwi. Sabi mo, ayaw mo na kausap ko si Leander. Kumagikik siya at hindi niya alam kung bakit. Uhubad ako sarap noon kapag pinuwi mo ko. Banda niya rito at narinig niya ang malutong nitong mura sa may ulo niya. Tinunggan ni Terence ang laman ng baso tapos ay halos iangat siya para lang makasandal siya ng maayos. Kuya? Ana isang lalaki sa may likuran nila at pamilyar iyon sa pandinig ni Fiona. Nalungon niya ang lalaki at si Leander na nga ang nakatayo roon. Nakatingin sa kanya. I'll drive her home. Ana lalaki kaya para siyang tuko na yumakap sa katawan ng asawa niya. Ayokong umuwi. Dito lang ako. Baka ito mong babae tapos pagagalitan na naman ni daddy. Sasama na naman ang loob nito kasi baby pa to. Baby damulak. Iiyak si Mommy Belinda. Susumbatan si Daddy Davis ng malanora honor na dialogue. Inalala niya mga salita ng bianan niyang babae kay Davis kanina at wala sa intensyon na naisip niyang gayahin. Why do you make him feel so less as your son? Was it because you never loved his mother? Masyukit yun. Iling pa niya. Those people are too old just to fight. Kung ano man ang hindi pagkakaintindihan ng mga iyon, dapat ay maayos na kasi lahat ay apektado. Hindi siya sanay na ganoon ang mga tao sa paligid niya. Sanay siya na nagmamahalan ng nakikita. You're so drunk. Ani Leander sa kanya pero umiling siya. Kapag may babaeng kumalantari kay Terence sa oras na iwan niya, tsak puputok na naman bukas iyon at magiging dahilan ng away. Nakita niya kanina na may mga palihim na kumukuha ng litrato sa kanila at alam niyang medyo iyon. Artistahe ng asawa niya. Walang magagawa kasi pogi. Pinag-uusapan dahil kontrobersyal. At hindi siya kumakapit dito na parang lasing na butiki dahil sa media. Lasing na talaga siya at pakiramdam niya ay bubulugta na siya kapag tumayo pa. Dito lang ako. Halos hindi na yun lumabas sa labi niya. Go back to your car, Leander. I can handle her. Sa wakas ay nagsalita din si Terence kaya wala na siyang narinig na argumento maliban sa titig ni Leander sa mukha niya. Bye bye, cousin dear. Mwah, mwah, mwah. Stop it. Saway sa kanya ni Terence kaya napatakip siya sa bibig pero umagsak din ang braso niya. Gustong gusto na niyang humilata pero nakaprogram ng utak niya na hindi siya aalis hanggat wala din balak si Terence na umalis sa bar na iyon na parang halos lahat ng babae ay labas sa mga singit at labas sa mga dibdib. Fiona pulled down her dress on the other side, exposing her bare shoulder. What are you doing? Her husband's hand tightened on her waist. Ah, inagaya ko lang mga girl lalus na labas ng dede. And who told you to? Fix your top. Mabalasik na sick ni Terence sa kanya kaya halos tumirik ang mga mata niya. Ano naman ang masama nagayahin niya mga babae roon? Bar naman yun at hindi pa siya nakakapasok sa ganung lugar sa tanang buhay niya. Uiwi ako. Ayon niya na lang sa asawa at nang saglit niyang imulat ang mga mata para tingnan ito, ay nahuli niyang napahilamos ito sa mukha gamit ang palad. Nakuha pa siya nitong tapunan ng nakamamatay na sulya pero ngumiti lang siya. Ang sungit-sungit nito dahil wala ritong nagmamahal. O may nagmamahal naman kaya lang parang hindi naman ito gustong tanggapin. Leander? Anya at saka pilit na luminga sa paligid pero wala ng Leander. No need. Maikling sagot ni Terence at saka niya naramdaman ang pag-alalay nito sa kanya. Humawak siya saglit sa counter nang bumaba ito sa pantatlong stool at umikot sa kabila para hawakan siya sa kamay pero humakbang na siyang pilit. Umekes ang mga paa niya pero hindi naman siya natumba. Halos pikit ang mga mata niya sa kumukutitap ng mga ilaw, sumasabay sa mahinang tugtog sa ere. Tumangutangu siya ng rumihistro ang kanta sa tenga niya. Pillow talk. She giggled and let him walk her to the ladies' room. Hindi mo ba alam ang kantang yun? Lambing niya sa asawa at nakuha pa itong tingalain. I'm not interested. Ano naman alam mong kanta? Maui? Napahagikik siya pero hindi siya nito pinansin. We'll head home after UP. Susuka ko? Don't dare! Napaismid siya.
Ano bang pakialam nito kung nasusuka siya? Hindi naman ito hawak ang sukmura niya. Get out! Utos na Terence sa mga kababaihan sa ladies room at ang sungit noon sa pandinig niya kaya kahit nalasing siya ay naalarma pa rin ang buong niyang sistema. Humans, please, get out. Kanda buhol na ang dila niya. I can't do it on my own. I'm tipsy. She smiled. Hindi nga niya alam kung mga totoong tao ang naaninag niya o mga multo. Talagang hindi ito mananalo na mayor. Napakasama na ugali nito sa lahat. But she admits that Terence has a magical appeal. Kanina nang pumasok sila ay wala naman itong tinapunan ng tingin pero hinakot nito ang lahat ng mga mata ng kababaihan doon. She guessed that the magic could be on the hair or maybe on the autocratic appeal. Sabi niya noon, hindi siya kukuha ng mga masusungit na lalaki na konsumasyon lang pero nasaan siya? She was married to a bossy guy because of money. Kala niya wala siyang pasensya pero mahaba pala. Biglang napahawak si Fiona sa lababo nang bumaliktad ang sikmura niya. Nawala sa Terence sa tabi niya at malamang takot na matalsikan ng suka. Kapanyang mag-isa ang faucet hanggang sa bumukas na lang ang gripo at may tubig na dumapo sa bibig niya. She was relieved. Iba na ang kinapain niya at katawan ang nahawakan niya kaya relax siyang pumikit at yumakap doon. Kung kaninong katawan iyon ay hindi niya alam. Wala naman siyang kasama sa ladies room kung hindi ang mister niyang masungit. Terence? She calls him just to make sure that it's him. She's becoming unaware of her surroundings. Wiwi! Pikit na usal niya at maya-maya pa'y hinihila na siya nito papunta sa kung saan. Wala na siyang pakialam dahil hindi na niya kaya. Talagang antok na siya pero baka hindi na si Terence ang kasama niya. Anong apelido mo? Baka hindi ka si Terence, ha? Montefalco. Another arrogant answer. Pilit niyang kinakapa ang garter ng suot niyang leggings pero wala siyang makapa hanggang sa may magbaba na noon para sa kanya. Sa mama. She managed to smile despite her drowsiness. Sit now. I got you. Si Terence nga. Hindi man halos niya maaninag ang muka at bulto nito ay alam niya sa paraan ng pananalita at ang amoy na iyon na ito lang ang nagmamay-ari. Baka higupin ako ng bow? Nangunyapit siyang pilit sa mga braso nang umaalalay sa kanya at yumukod naman ito ng konti. Hindi kasi Leander, ano? Leander ang ibig niyang sabihin. Don't presume. No chance to cheat on me, Fiona. She giggled and rested her forehead on his body. No cheating. I'm no cheater. Hindi ako magdadagdag ng presyon sa ulo ni Daddy Davis alone. Kahit masungit ka, hindi kita ilalaglag. Kahit niperso mo ako, hindi kita kakaliwain. Dahil lalo silang magagalit sa'yo. Sabihin nila nag-asawa ka ng kaliwete. Relax ka lang, honey. Sagot kita. Tama pa ba ang mga sinasabi niya? Hindi na nga siya makagulapay tapos kung ano-ano pa ipinapangako niya. Tapos na ako, Wiwi. Ngisi niya at maya-maya ay may nag-spray ng tubig sa pagitan ng mga hita niya kaya nanginig pa siya dahil malamig iyon. Her husband fixed her underwear and so was her pants. Luckily, he's not that superior that moment. May itinatago pala itong pagiging gentleman. Umakbang siya pero bigla na lang nadumulas ang isa niyang paa nang mapaapak siya sa basang tiles kaya mura na naman ang narinig niya. Damn it! Ani Terence pero agad na sumalo sa katawan niya at ang sunod niyang naramdaman ay umangat siya sa sahig. Lalo siyang napabungis-ngis dahil para siyang nakahiga sa duyan. Tahimik ang paligid noong umpisa pero bigla na lang siyang nakarinig ng mga boses sa paligid. Karamihan o halos lahat yata ay babae. Ibinubulong ang pangalan ng Mr. Nia. He really is. He's Terence Montefalco. Ana isang boses. Sure he is. He's with... Who is she? Ani naman ang iba. Ako si Fiona Castillo, and the stepsister. Sagot niya pero parang wala na siyang kakayahan na magsalita pa. She's my wife. Anang kaisa-isang boses na lalaki na galing kay Terence. Wife? She's the rumored wife? So it's true. It's true. Ani to habang inalalakad yata siya papalabas. Napangiti siya. At least, hindi siya idinedenay kahit na babae ang mga kaharap.
Malamang na ang babae sa limusin ay alam na kasal na si Terrence pero sumama pa rin sa sasakyan para makipag-sex kahit na alam kung anong kalalabasan nung bandang huli. Huwag mo kong iwan sa ibang lalaki. Uwi mo ko, please. She wriggled and she was locked against his hard arms. Wala siyang narinig na sagot kaya pumasag-pasag siya ulit. No, I won't. Masungit na sagot ng asawa niya kaya lumaylay ulit ang braso at ulo niya. Pwede na siyang matulog. Kampante na siya na ito mag-uwi sa kanya. Hindi na balang sa kamay siya nito maghahasa basta wag lang sa iba. He was her first and the last would be the man who'd accept her despite the truth that she's no longer a virgin, that she's quite indecent too. Buhat sa Fiona ay tuloy-tuloy na pumasok si Terrence sa loob ng mansyon, kasunod sa Leander. Gising pa ang mommy niya at palakad-lakad sa salas nang maabutan niya iyon. Oh, finally! Bulalas na Belinda nang makita siya pero agad na natilihan ng ina niya at kapagkuhan ay humalakak ito ng tawa. Baliw na yata ito. You can rest, Leander. Utos niya sa pinsa na parang gusto pang makibuhat sa asawa niya. What happened to her? Ani Belinda at hinaplos ang pawisan na noon ni Fiona. What happened to you? She's drunk. He just replied and never asked anything about what happened and the postponed motorcade. You need anything, honey? Lukewarm water. No, I can fix her. Ay niya at saka tuloy-tuloy na naglakad papunta sa elevator habang parang tuta naman na sumunod ang ina niya. His wife doesn't need water. Pipindutin na lang na Belinda ang button ng lift ay tumunog naman iyon at mula roon ay lumabas ang ama niya. Tinignan niya iyon sa mata at ganoon din naman ang ginawa ni Davis. Pinagmamasdan siya nito ng husto tapos ay tumingin sa mommy niya na itinago ang nangingiting mukha. Where have you been? Davis asked after clearing his throat. You never pick up your phone. Acting like an 8-year-old boy? Terrence? Stop scolding my son, Davis. Hindi ikaw ang lumobo ang tiyan para ganyanin mong anak ko. Ani naman ang mommy niya at natahimik naman ang matandang lalaki. I am not 8. And besides, I don't know if I even experience being an 8-year-old kid. Malaman na sagot niya sa ama na napatiimbagang lang naman. I was at the bar with her. Isn't it obvious, father? Pumakbang siya ng isa at wala namang sagot sa Davis. Tumingin ito sa asawa niyang natutulog na sa mga bisig niya para itong patay na nakalaylay ang mga braso, kita ang tiyan at nakanganga pa. Your brother was asking about your plan. He was wondering why all of a sudden the motorcade was cancelled. If Lambert told me that he was interested in politics, I should have given him the opportunity. Terrence! Napahawak ang ama niya sa batok at parang pagod na pumikit. Nakatabi ito ngayon sa mommy niya at sana noon niya nakita na buo ang pamilyang kinagustan niya kahit saglit lang. He cares. Ana Davis nang tingnan siya. Nawala ang balasak ng mukha ng daddy niya at parang nakatingin sa isang batang paslit sa katauhan niya. He cares for what? For the Montefalco clan and the benefit of what Montefalco, Lord Mayor, could bring to all his businesses? As if you don't know. I am not into this. I do this just because of you. But you seem to care about what my elder would say than what I do just to please you, Dad. Masama ang loob na litanya niya. Napatigil din siya sa huli dahil kung ano-anong nasasabi niya na dati naman ay hindi niya ginagawa. Dahil yata iyon sa alak na ininom niya. Iyon ang kauna-unahang pagkakataon na uminom siya na nagkaabutan silang mag-ama dahil kapag umiinom siya ay talagang hindi siya humaharap dito. Baby, don't be like that. Mahinaho naman nasaway sa kanya na Belinda na agad din niyang tinaliman ng mga mata. Then ask yourselves why I'm like this. Singhal niya sa dalawa na nagkatinginan sa mga mata. Naiinis siyang tumalikod at pigil ang hininga na pumasok sa elevator. His eyes are blazing but the moment he looked at the mirror, his jaws literally dropped. What the hell's gotten into his hair? Nakatirinta sa mga buhok niya sa dalawang gilid at nakatusok pa na parang sungay. Umiigting ang mga panga na tumingin siya sa mukha ng asawa na natutulog. Napakasira ulo talaga nito para maisip na gawin iyon sa kanya. Sa gitna ng init ng ulo niya kanina.
His only mistake was when he trusted her. Akala niya yung simpleng ponytail ang gagawin nito tulad ng madalas niyang tali sa buhok niya. Nalagpas balikat pero hindi pala. Nakarating siya sa bar na ganoon ang itsura niya. Kaya pala duda mga babae kung siya sa Terrence Montefalco dahil mukha siyang gago sa buhok niya. Huh. He never does, Braid. For Jesus' sake. Naughty Fiona. Muli niyang natingnan ang nahihimbing nitong mukha at nang tumunog ang lift ay lumabas siya doon. Kaya palang nga ang ama niya nang makita siya at ang mommy naman niya ay tumatawa pa kanina. Talagang nakakatawa ang itsura niya at para siyang tanga. You'll get your punishment for this. He grinned wickedly as he kicked the door of the master's bedroom to shut it close. Inilapag niya ang asawa sa kama at tumayo siya sa may paanan nito. Hindi pa rin ito nagigising at sa totoo lang ay humanga siya sa kakulitan nito na huwag niyang iiwan sa ibang lalaki. Even though she's not insanity, she still never forgot herself. She trusted him despite what he did to her. Was she tricking him? Ano to sa kanya ay pagpaplanuhan nito ang pagbagsak niya. Nagpapakabait ba ito para makuha ang loob niya at para tuluyan siyang magandihan? Saglit siyang natigilan sa paghuhubad sa tali ng buhok niya at napatunga nga lang dito habang inaalis ang sapatos. She wasn't sober. Hindi ito magpapanggap na babait lalo na kung lasing ito dahil kapag lasing ang tao ay lumalabas ang totoo. She wasn't acting. She was really afraid if he would hand her to someone else. Hinubad niya ang t-shirt na suot at sunod ay ang sentro niya kasama na pati ang pantalon. He also pulled down his briefs and knelt on the mattress with one knee. Bitch! Naiiling na bulong ni Taran sa may tenga ni Fiona at nangiti siya nang maalala ang buhok niya. Lahat ng tao ay ilag na sa lingin ang pinakamamahal niyang buhok at kahit na nang ikumpil siya noon ay hindi siya naobligan ng pari na pagupitan iyon. He even told the priest that Christianity doesn't rely on a man's hair. Maraming kalbo sa mundo pero hindi makatao. Terrence? Fiona whimpered and seems like dreaming. Pikit pa rin ito at halos buhol pa rin ang mga salita pero nagpatuloy siya sa ginagawa. You must never call another man. That's good. He's never been so obsessed with a woman. Dalawang araw ang ginugol niya kasama sa Lisette sa Spain pero pagkatapos noon ay hindi na siya interesado pa na matikman ulit ang babae. Pero si Fiona, ilang beses na niyang ginamit ay para siyang hibang na nasasabik lalo. It's weird. But the more he suppresses boner, the more he gets enthralled. Bumalikwas si Fiona nang bangon nang umalon ang puso niya. Buhay na buhay ang pakiramdam niya at kapag Juan ay napailing. Kailan pa siya naging isang dakilang manyakis na nananaginip ng kalaswaan? Langya. Tutop ang kumikirot na noo ay parang kumikirot din ang pumipitik niyang pagkababae. At noon siya, napakunot noo. She falls naked. Agad niyang iminulat ang mga mata at nanlaki ang mga iyon nang makita niyang nasa may tiyan niya ang kumot at labas ang dibdib niya. Hinay! She immediately grabbed the blanket and looked around. There's no one around. No Terrence. Ginalaw niya ang mga hita pero parang nangangalay ang mga iyon at nangangatal siya. Mas masakit ang ibaba niya at mahapdi iyon. Ano bang ginawa ni Terrence sa kanya? Ano ba nangyari sa kanya? Saglit siyang nag-isip at naalala niyang lasing siya. Naalala din niya ang mga nangyari kahit na parang panaginip lang iyon na buhat siya ng asawa niya papalabas ng bar. Other than that, no more. If there's one proof that something happened, more than what happened inside the bar, after she peed, it's the pain between her legs. Pakaramdam niya ay bugbog ang matres niya. Aray! Iyak niya at nakuha pansilipin ang nakabuyang-yang niyang mga hita. Tinitigan niya iyon at namumula ng husto. Kulang na lang sabihin na parang nangangamatis ang kulay. Aroy! Rapist ka talaga! Iling niya at parang kapag tinamaan ng panty ang kanya ay matutuklapan ng balat. Sir? Agad niyang naisara mga hita at hinanap ang pinanggalingan ng boss na iyon. Boses ni Terrence. He was at the door, pushing it against the jamb. Nakabihis na ito at lukot ang noo. Kaya aga-aga ay parang pasan na naman ang daigdig. Itinitiklop nito ang manggas ng suot na button-down shirt habang nakatulis ang mga labi. Anong ginawa mo sa akin? Parang hindi ako makakalakad. Ibinaba niya isang binti sa kama pero nanginginig ang mga tuhod niya. You ask for it.
You messed my hair, and I messed your body. Walang hiya. Maluha-luha siya dahil talagang pakiramdam niya ay magiging bedridden na siya. Wala siyang narinig na sagot kaya tiningnan niya ulit si Terrence at himala na may ngiti ito habang itinitiklop ang kabilang manggas. Kumurap si Fiona at napatanga. Hindi ba si Leander na nag-uwi sa akin? Alanganin niyang tanong sa mister na kaagad na nawala ang kakarampot ng ngiti at binato siya ng mas nakakatakot na tingin. You really wanted him, ha? Huh? Sarkastikong sagot dito saka naglakad papunta sa walk-in closet. Wala akong sinasabi na ganyan. Tinatanong ko lang. Gusto kong makasiguro. Makasiguro na. Matitikman ka rin ang pinsan ko. Lumabas ulit si Taryn sa walk-in closet at sinuot ang necktie. Bakit ba napaka-negative ng tingin nito sa isang babae? Bakit ba napaka-baba ng tingin nito sa kanya? Hindi yon. Inis na singhal niya habang kip-kip ang kumot. Gusto ko makasiguro na ikaw ang gumawa nito sa akin at hindi ako sinong Pilato. Irap niya pero gumalaw ang mga mata ni Terrence papunta sa mukha niya at saglit itong tumigil sa pag-aayos ng natay. Yabong nito. Bulong niya na may kasunod na smid. I did. He admitted and continued with what he's doing. Buti inamin mo. Anya na lang saka lumabi. Ibinaba niya isa pang hita sa kama at laking niwi niya nang parang napunit ang singit niya. Leander won't be able to make you feel limp. He has a normal body. While I don't. Oo, abnormal lang sa'yo. Smid ni Fiona rito. Ang yabang, porque sobrang laki talaga na ipinagmamalaki. Mga ilang gamit pa at malamang na talagang hihiwalay na ang hugpungan ng mga singit niya. Ang isa ay papauwi na sa Pilipinas at ang isa ay papuntang Amerika. Pupunta pa naman siya sa race school na sinabi sa kanya ni Darwin. Kaibigan kasi noon ang kapatid ni Gary kaya iyon ang binigay sa kanyang tao na pwede magturo sa kanya sa racing. Nasa bakasyon pa naman daw ang Echo na iyon at ang asawa kaya swerte daw siya. Kaya lang paano siya lalakad na baka nga hindi lang siya paika-ika. Baka gapangin niya ng sahig.